Hello, welcome to my YouTube channel. This is Andera Bino Tibitek. Magandang araw, happy Valentine's, and shout out to all electronics technician, electronics tech blogger, YouTubers, friends, and relatives. Good day sa lahat. Meron na naman tayong video. Yung video natin ngayon ay hindi ko na sana ito i-upload or hindi ko na sana ito i-videohan kasi tapos na. Pero gusto ko lang sana na ibahagi itong trouble na ito dahil kadalasan ay nagiging bangungot ito sa ibang mga baguhan na mga technician. Pero sa mga master dyan ay alam kong alam na to ng karamihan. Pero ito nga, ang ating unit ay yung Platinum Junior Light. Ang issue dito at sabi ng ating customer ay namamatay at nawawala yung display at wala ring command kung mag-lag na siya, nagla-lag, humihinto, tapos nawawala yung command, hindi ma-open, hindi ma-play, hindi ka makadial ng number sa kanyang song. Karaoke player ito at meron itong desk na pangkanta. So ang problem nito nagawa ko naman to, na ayos ko na, pero hindi totally na ayos dahil meron siyang iba pang natirang problema or trouble, pero hindi na dito sa unit. Kasi ganito yun yung mga problema nito. Yung sa walang nawawala yung display pag uminit na, ibig sabihin in short ay overheat. So resolder ko ang mga pin ng dalawang IC na ito, yung sa system at saka yung sa video niya, ay sa pamamagitan ng ating microscope ay nahinang natin ng manual. Gamit lang ang ating soldering iron na matulis yung kanyang soldering tip. At ganun pa rin yung kanyang problema. Yung kanyang problem hindi na solve sa pamamagitan ng ating pagre-resolding. So, ang next ko ditong tinitingnan ay itong kanyang mahina kasi mag-focus yung yung cellphone ko. Cellphone lang kasi gamit natin sa pagkuha ng video. Itong dalawang diode na ito, tsaka ayan na. Ito, dalawang diode. Yan yung palagi yung masisira, no? Tsaka itong dalawang transistor na is 8550. Itong dalawa. Okay. So, binunot ko yan. Silang apat. Dalawang transistor at saka dalawang diode. Ito yun yung sira. Ito sila. Okay. Yung dalawang diode at dalawang transistor na is 8550. Yan, oh. Dalawa yan. Dalawa yan sila. Okay. So, ipapakita ko lang kung paano i-test. Alam ko na lahat naman siguro sa atin ng mga technician, maliban lang doon sa mga nag-aaral pa lang, na yung pag-test ay alam na ng mga master dyan.
Pero yung sa mga nag-aaral, gusto kong ibahagi kung paano i-test itong ating transistor at saka yung dalawang diode. Okay, kung paano ko nalaman na sira yung mga yan. Okay, so ayusin ko muna yung aking camera. Okay, na set na natin yung ating cellphone camera. At ito yung ginawa ko ngayon para yung makita. Mahirap lang kasi mag-focus, ano? So itong dalawang diode na to, yan o, sabay ko na yung dalawang positive, yung sa may guhit, para lang sa pag-test. Hindi naman ito, ano, ito lang tekniko lang para isang paglagay ng clip lang dito mamaya sa pagpapakita ko kung paano malalaman yung dalawa na sira. Pero individual mag-check yan. Ito lang, ano ko lang para maano lang yung ating pagkuha ng ating video. Okay. So dahil nga yung trouble ng diode or ng unit ay nag-overheat or nawawala yung kanyang display at nawawala ng control, wala ng command yung kanyang system pag ginamitan natin ng close, open, stop or anuman, or mag-dial tayo ng number para makapag-play ng mga iba't ibang music. So dahil overheat yung kanyang problem, ito yung ano, yung suspect natin yung ating malabo, hindi makita masyado yung ano kasi yung ilaw natin ay masyadong tapat or nakatapat sa ating or saan ba yan nanggaling dun sa labas. Hirap magkuha ng ano, ng record, no? Okay, so ito gamit tayo ng range sa resistance mode ng ating analog tester dito sa ating X1 para i-check yung ating diode kung open ba or good. Okay, so kung inyong makikita yan, i-test natin dito siya, kaso lang malayo naman doon sa ating tester. So kung inyong makikita, ito yung positive, yung dalawang pinagsabay ko, at ito yung kanyang negative. So para makita doon sa camera, asa yung tester, makita din, ilapit ko siya doon kasi doon magpo-focus. Tingnan natin ngayon dito sa ating tester. Ayan. So ibig sabihin good siya. Pag binaliktad natin ay hindi siya short. Okay? So punta tayo dito sa ating extend key para ma-check natin kung may leakage ba siya sa reverse. Kasi yung forward good naman siya kanina sa X1, tapos nilipat natin yung ating selector doon sa extend ay yan yung reading niya, nasa 1 key. Tapos pag reverse natin, 'di ba, wala. So ganito 'yon para malaman natin na sira ito. Ganito yung ginagawa ko. Yan. Lagay natin yung positive, yung clip natin doon sa pinagsabay natin para hindi na tayo maglilipat-lipat mamaya. Yan, oh, naka-clip tayo. At dito tayo sa ating positive. Ayan. Tapos ilagay natin yung ating positive ng test probe sa ating clip. Ngayon, kung mapapansin nyo, walang leakage, hindi siya gumagalaw. Normal siya, as in good. Pero dahil yung kanyang trouble ay overheat, ganito yung ginagawa ko para malaman ko na sisira itong diode pag nag-overheat or pag uminit. Habang naka-clip na ang ating test probe dyan, ayan o, ayan. Kung inyong mapapansin,
ang yung ibang mga diode, kahit anong init mo yan, kung good yan, hindi yan mag-re-reading, hindi yan mag ano, mag leakage. Ito, tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Pag ininit ko siya, nagsushort. Kaya, pag uminit ang diode na ito, ay nawawala ng voltahe yung ating circuit dahil nga ay nagli-leakage ang diode pag uminit. Ayan, kung inyong makikita. So, confirm ko sa aking experience na pag ganito, na pag ininit ko siya sandali lang, oh, ang bilis-bilis lang, tingnan nyo, oh. Ilang segundos lang, oh. Ayan. So, nagsushort ang diode pag uminit. Okay, so lipat tayo dito sa kabila. Ayan. Check din natin itong isa kung pareho sila na nagli-leakage kung uminit na. Ayan, oh. Yung isa, kung mapapansin nyo, yung sabi natin diode 1 at diode 2. Yung diode 1, ayan, oh. Matagal siya bago mag-short. Ayan, oh. Yung pinagkaiba nila. Tapos yung isa, mabilis. So, yun yung isang palatandaan na nagli-leakage siya pag nag-overheat dahil nagmamalfunction yung ating player. Okay, so confirm na sira itong dalawang diode at pinalitan ko na dun sa ating circuit. So, tabi na natin to dahil confirm na sira yan. Tapos, ito dito tayo sa ating transistor. Okay? Minsan kasi medyo tinatamad tayo at ang ginagawa natin palagi ay nagre-reverse checking na lang tayo. Nilalagay natin yung ating range sa 16 key para i-check kung shortage or leakage ang mga transistor. Okay? So, ipapakita ko rin sa inyo na yung isang good or partially defective, pero pag nandun na sa circuit ay humihina na siya. Sa tester natin, okay pa. So, ang ginawa ko na lang doon ay pinalitan ko na. Pero ito lang, isishare ko lang ang tungkol dito sa pag-check ng transistor dahil sa kanyang problem na overheat. Okay? So, dahil nga ito ay is 8550, ito po ay PNP transistor. Okay, so yung kanyang base ay nasa gitna. Ito yung sa gitna. Okay, lagay natin sa gitna, ganyan. Ayan. Merong reading. Tapos, pag nilagay sa gilid, wala. So, ito yung kanyang emitter. From emitter to base, mayroong reading yan. Nasa 100. Yung emitter to collector ay nasa mahigit 100. Okay? So, pag nilagay natin doon sa kabila, sa collector to base, dapat wala. Collector to emitter, wala. Ibig sabihin ay good. So, balit, pinalitan ko na dahil doon nga sa overheat kasama nung dalawang diode. Okay? Dito tayo sa isa. Ito yung good na tinest natin. Gamit ang 16K, ha? Take note, 16K po tayo ngayon. Okay? Good yung isa. Dito tayo ngayon sa isa. Ayan, kung mapapansin nyo, nakabaluktot na yung kanyang pin para matandaan ko kung saan yung sira. Okay? So, dito tayo. Lagay natin ulit dito sa gitna, sa kanyang base, ang ating pulang test probe. Ayan. Lagay natin sa gitna. Ayan. Diba? Pareho sila na nasa 1 key. Nasa 1 yung number 1 yung kanyang reading. Kung mapapansin nyo kanina. Tapos, punta tayo dito sa kanyang emitter to collector. Wala. Emitter to base, wala din. Ibig sabihin, good. Dito tayo sa emitter to base. Yan, meron siyang 100 din, kapareho nung sa una. Dito tayo sa emitter to collector.
ay mahigit 100 din, pareho din doon sa good. Tapos pag binaligtad natin, collector to base na tayo. Ayan, good, walang leakage, good din siya. So sa ganong pagtest, forward reverse test, ang reverse test ay ginagamit yon sa paghanap o pagdetermine ng ating mga transistor kung merong leakage. Yung forward natin dito sa ating X1 ay ang purpose naman nun ay hahanapin kung saan yung base at i-identify kung PNP or NPN yung ating transistor. So dahil natapos na tayo doon sa ating reverse test para hanapin kung saan yung emitter at kung may leakage yung ating dalawang transistor. Ulit, ginagamit ko ang Xtin key sa paghanap kung saan yung emitter ng ating transistor at kung merong leakage ang mga ito. So yun yung purpose ng Xtin key. Ang X1 ay ginagamit para hanapin yung base at malaman kung may short yung ating dalawang transistor, okay? Or good. Ngayon, dahil nauna tayo, dahil kadalasan naman, dahil sobrang kumpiyansa tayo na master na natin yung transistor, so palagi tayong dumidiretso sa Xtin key para hanapin na lang yung base at emitter tsaka kung may leakage. Pero sa pagkakataong ito, ipapakita ko kung bakit sira dito sa X1 na ito naman yung dalawang transistor ay good sa ating reverse check. Sa punta tayo ngayon sa forward checking, ang paghanap ng base at kung open or short ang ating transistor. Range X1 tayo ngayon. Okay? So, isiro natin yung ating tester. Ayan, nasiro na natin or ang ating 0 ohms adjust ay madumi kaya nawawala-wala. So ilagay na lang natin ang 0 sa para malinaw tayo. Isipin ko na lang na lobat yung aking tester kaya yung 0 ko ay yung 5. Okay? Dahil hindi na abot sa 0. So punta na tayo dito sa paghanap. Dito tayo sa yung tuwid ang paa. Ayan, tuwid ang paa. At ito yung isang transistor na baluktot yung paa. Okay? Ngayon, ilagay natin doon at check natin. Panoorin nyo ng mabuti. Dahil alam ko makakatulong ito sa ating mga baguhan na mga technician or sa mga nag-aaral. Tingnan nyo. I-check natin ngayon dito sa ating dahil PNP, yung gitna ay base. Ayan o. Merong reading na sa 17 ohms. Tapos base to collector, meron siyang 17. Pag niya base to emitter, base to collector, collector to base, emitter to base, ay wala. Okay, so good. Good siya sa ating Xtin key. Good din siya sa ating X1. Range ng ating multi-tester. Ito siya ang good at ito yung baluktot yung kanyang paa kanina. Ayan o. Ayan. Test natin ngayon dahil pareho silang PNP. Ganon pa rin yung kanyang gitna ay base. Ngayon, tingnan nyo mabuti. Ayan o. Itong dalawa, uulitin ko, itong dalawa ay good sa Xtin key. Pero ngayon, naka X1 ang ating selector. So, ayan. Tingnan natin ha. From base sa gitna, papunta sa gilid, merong reading. Ayan. Pero hindi siya 17.
at paiba-iba siya. Tingnan nyo, gumagalaw-galaw. Nasa 20 plus. Ibaliktarin natin. Ayan, meron din reading, parehas. Tapos dito sa gilid, wala at wala rin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na ito rin ay isang dahilan, kagaya ng diode kanina, na nag-o-overheat. Ayan o, tingnan nyo ha. Iinitin ko siya. Ayan, tingnan nyo mabuti. Initin ko ng ating soldering. Aray ko, mainit nga. Ayan. Ngayon, test natin sa ating X1 pa rin at sa ating tester. Ayan. Okay. So, meron siyang reading pero nasa 20 at paiba-iba. At yung kanyang reading dito sa good ay 17. Pareho sila ng number na is 85-50. Dapat magkapareho sila ng reading. Ngayon, ayan. So, paiba-iba yung kanyang reading, oh. 20 plus at saka, ayan, oh. Ayan. So, paiba-iba ang kanyang reading. Ibig sabihin ay, partially, defective siya dahil hindi magkaparehas yung kanyang reading. Okay? Ito na siya ngayon. Atin na siyang na-play at na-test na rin kanina bago ako nag-video. Kasi nga ayaw ko sanang videohan, pero alam ko na may maitulong ito sa ating mga baguhan. Okay? So, ang isa pang natirang problema ay ikukwento ko na lang. Ayan siya. Ayan, naka-play. Tapos, pangalawang music na yan. Tapos, kanina kasi, hindi yan matatapos yung isang music. O minsan, hindi nga nag-play, nagkahang na lang. Tapos, pag pindot natin yung open na button, ay mag-play-play na display. Nawawala yung display, yung kanyang logo dyan, nawawala. At wala ng command, hindi na ma-open, hindi na makadial ng number. Kasi sira nga yung isang transistor at yung isang diode. Ano ba yan? Nalilito na tayo. Okay. So, tinisting ko na rin sa pelikula na mahigit kalahating oras ay good na, hindi na nag-stop, hindi na nag-hang at tuloy-tuloy na siya. Pero may isang problema lang dito na naiwan, na yun yung ipaliwanag ko sa ating customer. Yung kanyang karaoke desk ay meron ditong mga music na naging dahilan siguro na nasira itong ano, dahil matagal na nakahang, hindi nila binubunot. Kasi pag naghang, dapat bunutin ito sa plug, sa ating source, sa power natin, para makapagpahinga ng konti at makarecover yung ating system o IC. Pero kaya siguro wala naman, hindi naman nila alam kaya nasira. Merong mga music dito na naging dahilan na naghang siya. So kung inyong mapapansin, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagplay at tuloy-tuloy ang ikot. Ngayon, magdadial tayo ng isang music dito na merong sira kanina, yung 55. Ayan, kung makita nyo, ayan, tapos na. Okay, dial tayo ngayon ng 55. Ayan, o, kung makikita nyo, ayan o, 55. Tapos yung title niya ay "Can't Fight This Feeling Anymore".
nasaktan siguro to dahil Valentine, wala siyang kadate, kaya sinasabi niyang I can't fight this feeling anymore. So ayan, press natin yung okay. Ayan, tapos naka okay na siya. Ayan o, tingnan nyo mabuti. Ayan, kahit mahaba tong video na to, ay may mapupulot kayo. Panoorin nyo lang mula simula hanggang sa dulo, lalo na sa ating mga baguhan na mga nag-aaral na maging technician pa, ay titingnan nyo mabuti. Yun yung isang problema. Sasabihin natin, sira yung ating system, sira yung ating mga pyesa dito, sira yung impig board dahil naghahang sa umpisa. Okay? Ayan. So, yung finding ko dito ay may sira na yung kanyang karaoke desk or ang tinatawag natin yung kanyang bala. No? Kasi tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Ilang segundos na, ilang abuti na ng isang minuto, hindi pa rin mag-play yan. Kasi yun yung number 55, naghahang yung ating player. Pero sa ibang title ay okay. So ngayon, tanurin nyo mabuti. Ayan, push natin itong ating open. Tingnan nyo. Ayan, press kong open. Ayan o, hindi yan magpo-open. At ganyan yung kanyang display, nakahang lang. Okay, nawala lang yung title, nawala lang yung display ng pangalan, pero yung ating player ay hindi nag-open. Anong gagawin natin? Kahit mag-dial tayo ng number, ayan, 3-3-3. Tingnan nyo kung may 3-3-3, wala. Tingnan natin, power off natin, ayan. Pindutin natin itong kulay pula, power off, ayan. Tingnan nyo kung nagkulay pula, hindi. Wala ng command. Pindutin natin ulit yung open, ayan. Wala ng command. Tingnan nyo ang display ulit, ayan, ganun pa rin. So ang gagawin dyan ay i-unplug lang itong ating, kasi digital ang kanyang power switch. Okay, wala siyang main switch dito na off on na CISO switch. Okay, so bunutin natin itong ating plug. Yan, naka-steady lang ang ating monitor. Tapos ito yung ating player, yung ano na lang yan, ang buwelo ng ating motor. Okay, pinahinto ko na siya para madali tayo. Ngayon, plug in natin ulit. Yan, plug natin. Yan. Yung ating player ay naka standby mode or kulay pula. I-on natin dito ngayon sa ating remote. Ayan. Tingnan nyo, nagkulay green. At umikot siya. Pindutin natin yung kanyang open button dito sa remote pa rin. Ayan. Tingnan nyo mabuti. Ayan o. Nag-open siya. Pindutin natin pabalik. Nag-close siya. Okay. At mag-play yan. Hintayin natin na lumabas yung kanyang display. Ayan o. Pag lumabas yung display na number, magdadial tayo ng number. Ayan. Karaoke. Tapos lalabas yung kanyang background. Ayan, pagkatapos ng background, lalabas yung number. Ayan, yung mga number. Magdadial tayo ngayon ng 3, yan o, 3 6. Ayan. Ang title naman ay Beautiful Goodbye. Paalam na, ganda. Kasi anin ko ang ganda kung hindi mo naman ako mahal. Oh my God! Wow! Kaya paalam na,
ganda, beautiful, goodbye. Happy Valentine's, peace. Nagbibiro lang po tayo. Ayan, parang nasobrahan yata yung napindot ko dahil dapat 336 or 366. Okay, so hindi umubra dahil mali, pero bumalik yung number, hindi siya naghang at pwede pa rin mag open. Ayan, tingnan nyo, may kaman pa rin kahit ganun ang nangyari na hindi nagplay yung 3336. So may kaman pa rin siya. Ayan o, yun. Hintayin natin ulit yung display. Magdadial tayo ng 336 kasi mali yung napindot natin kanina, tatlong 3 pala. Okay, yan, pag lumabas yung number, magdadial tayo ng 3 3 6. Ayan, dream on, managinip ka na lang dahil goodbye na, beautiful goodbye na. Ayan o, nanaginip na lang ako, nakasama ko si ganda kahit nag goodbye na ako sa kanya. Yes. Yan, tingnan niyo mabuti. Mahaba ang video na ito kasi may oras na magagamit sa pag-play at paghintay kung huminto o hindi. Okay? Yan, tingnan natin na mabuti. Bumalik sa platinum, hindi natuloy. So ibig sabihin, hindi pa rin natuloy. Iba, yung ibang mga music ay hindi niya piniplay. Ibig sabihin, may sira na ang desk na ito. Yung hanap tayo ng kanina, 26,500. Subukan natin, 26,500. Ayan o, 26,500, enter natin. Ah, yung dial ko pala kanina, hindi ko pala na-enter yun. Ayun oh, kaya pala hindi natuloy yung kanina kasi hindi ko na-enter. Okay, so ako pala yung may mali, pasensya na po, tao lang. Okay, ayan, everything I know about love. Puro labong na tsambahan ko ng mga music kahit hindi ako nagtitingin sa songbook dahil araw ng mga puso ngayon, kaya puro love yung lumalabas kanina. Beautiful goodbye din, purong pag-ibig to. Siguro totoo na nagkatugma yung paggawa ko sa araw ng mga puso. Yan, kung makikita nyo, ayan, oh, tuloy-tuloy siya. Okay, so open natin kasi mahaba ng video. Open, may command siya. Yan o, nag-open. Close natin, hintay natin ulit yung kanyang paglabas ng video ng display. Ayan, lumabas na yung karaoke at lumabas ang display. Yan, yung kanyang display. Tapos yung kanyang number, dial tayo ulit. Nag-dial tayo ng 55 at ayan, can't fight this feeling anymore. Bye. Yan na natin kung sino yan. Maka-copyright pa tayo. Hindi natin, walang sound yan. At hintayin natin kung mag-play siya. Tingnan yung mabuti. Uulitin ko na ang akala natin kasi sira yung impig board, pero hindi. Kasi para madali nating maintindihan, open natin ang ating player, palitan natin ng ibang desk at i-play natin. Kung tuloy-tuloy, malalaman natin na okay yung ating player at yung ating desk lang ang may sira.
or baka yung memory na hindi na niya mabasa yung ibang ano, ibang kanta at naglalag or nakahang lang siya or humihinto. Oh, tingnan nyo. Wala pa rin, hindi pa rin gumagalaw, hindi pa rin lumalabas yung lyrics. At i-open natin. Yan. Nawala yung display. Napindot kong open. At hindi nag-open yung ating desk. Ayan o. Wala. Tapos pindutin natin yung power button. Wala. Hindi na mamatay. Pindutin natin ang open. Wala rin. Hindi rin na mamatay. Ibig sabihin na ang kanyang karaoke desk ay isang dahilan na naghahang ang ating circuit at sisira. So, ulitin ko, last na lang to kahit mahaba na. 14 minutes ang ano. Ayan o. Off ko siya ulit. Binunot ko sa plug. Ayan. Plug natin. Tapos tingnan natin. Yan lang gagawin. I-unplug lang. Tapos, naka-standby. Pindot lang tayo ng power. Ayan. Pag nag-power on na siya, kulay green. Pindutin natin yung open. Ayan o. Kung mag-open, ayan. May command na siya. Bunutin lang. Or, ang purpose niyan ay i-reset. Okay? So, sanay makatulong ito ang video kahit mahaba sa ating mga kapwa technician at sa mga baguhang pa, na para malaman natin kung ano yung mga sira at ano yung mga dahilan ng pagkasira. Okay? So, hanggang dito na lang. Wala muna tayong shoutout dahil ang haba-haba ng video na to. Maraming maraming salamat. God bless and happy Valentine's to each and everyone. Sa mga mapagmahal dyan at malalambot ang puso, happy Valentine's. Sa mga walang puso at matitigas ang puso, maging pusong bato kayo. Okay? Yeah. Kasalanan nyo na yan. Wala na akong connection dyan. Okay? So, hanggang dito na lang sa muli. Ito po ay si Andy Rabino Tibitik. Nagsasabing God bless to all. Bye-bye!